Nag-aaway-away na raw mga natitirang leader ng Maute sa Marawi City. Yan ay sa gitna ng mga espekulasyon na nakaalis na doon ang teroristang leader na si Isnelon Hapilon. Nakatutok si Emil Sumang. Mabait na estudyante, aktibo sa physical education at naging opisyal ng Citizen Army Training noong high school, siya, si Omar Kayam Romato Maute, isa sa mga leader ng Maute Group na umatake sa Marawi City noong May 23. Ayon kay Minalang Barapantao Jr., isa sa mga naging guro ni Omar Kayam, nagulat sila nang malamang ang dati nilang estudyanteng hindi raw makabasag pinggan ang namuno sa pag-atake sa Marawi. Bago nakapag-aral ng Islamic Theology sa Egypt, si Omar Kayam, sa Dansalan College siya nag-high school, ang nag-iisang Christian school sa Marawi na kanilang kinubgob na kinalaunay sinunog. Nakita lang namin yung aerial shots ng school. Sobrang nakakalungkot. Dalawang linggo mula ng ilunsad ang military offensive laban sa mga terorista, lumutang ang balitang napatay si Omar Kayam. Ang kapatid daw niyang si Abdullah ang nagtitimon sa ground ngayon. Sa press briefing kanina, kinumpirma ng militar na nagbabangay na ang mga natitirang leader ng mga terorista dahil posibleng nakalabas na raw ng Calvic Zone ang Abu Sayyaf leader na si Isnelon Hapilon. Nag-aaway-aaway na ngayon yung mga leaders nila because of the issue of money, of logistical support, yung leadership. Isa pa sa mga bineberipika ng militar ang ulat na bukod sa ginagawang human shield. Pinagpupulot na rin daw ng mga bombang hindi sumabog at mga bala ang mga bihag dahil kinakapos na raw ang logistical support ng mga kalaban. Bineberipika rin ng militar ang ulat na umunoy apat na bihag ng Maute ang pinugutan. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.